Hi, what's up guys? Welcome back to my channel again. Guys, meron tayong i-review about sa reel, spinning reel. Itong reel na to. Yun. Sa nakikita niyo. Oh my God! Wow! Ito, i-review ko ito kasi nagamit ko na to siya. 8 months kong ginagamit. So, sa 8 months kong ginagamit ito, hindi ako nagka-problema. So, hanggang ngayon, smooth pa rin ang aking reel. So, nakita niyo guys, oh. Yung spin niya is tagal umikot at smooth pa rin. Super smooth talaga. Ang reel na to is Shimano Shina 1000FG. So, ang reel na to is made of body graphite body, at yung spool natin is made of aluminum, at ang power handle natin is made of aluminum hard chrome, at yung pedal niya dito is I-type, plastic type to, hindi ito rubberized. Plastic type, pero smooth pa rin siya gamitin. At ang bell arm natin is made of stainless super click, you know. Oh, ganda pa rin. Sa 8 months ko ginagamit, maganda pa rin siya gamitin. At dito, nakalagay ang ating anti-reverse lock. Ayan, nakita nyo dito sa ilalim ng ating spool. At yung color niya is glossy black. May glitter siya dito. At yung max drag niya dito is up to 3 kilos to below ang pwede niyang i-max drag na isda. So yun guys, kung isda na malaki ang kakagat ito, more than 3 kilos 4 kilos ba, ang nakadepende na yan sa inyo kung paano natin lalaroin yung isda hanggang ito ay humina. Yun, wag maging agresibo, kasi pag agresibo tayo, pwedeng makawala ang isda or maputol yung line natin. So dapat patience po tayo, hindi tayo super aggressive para yung isda makuha natin. At yun, yung ball bearing niya nito is 4 3 plus 1, so yung ball bearing niya is made of stainless, so anti-corrosion pa rin yun. At yung mga screw niya dito is made of stainless guys. May stainless yung mga screw, so anti-corrosion pa rin yun. Yung roller guideline natin is mayroong ball bearing dito, so anti-friction sa ating mainline. So yung capacity niya sa spool natin, anong linya ang pwede niya natin mailagay sa braided, 8 pounds to below ang pwede natin mailagay na braid line. Katulad nito, yung setup ko nito, yung braid line ko ginagamit is 4-ply cast king 6 pounds. So, yun ang lagay ko sa aking line. So, pwede kayong gumamit ng monoline, yung nylon. So, depende sa inyo kung anong uri na brand na ilagay ninyo na nylon. Mas mabuti, recommended ko sa inyo yung nylon na Shimano kasi maliit yung diameter. So, yun. Tips ko rin yun sa inyo, guys. At tips ko number 1 na lagi nating isaisip pag kayo na nag-fishing, tapos ka umuwi ka na kayo, huwag niyong kalimutan meron kayong spray net or meron kayong mga pabango na wala ng laman, lagyan niyo lang yung ng tubig na maligam-gam at i-spray natin sa ating grill para ito ay kahit stainless at aluminum yung components niya is mag-create pa rin yun ng corrosion. So, pag mag-fishing tayo, siguro tayo sa maalat o anumang fresh water ba, meron madumihan pa rin. So, dapat linisin natin bago tayo ilagay natin sa mga lagayan ng reel. At tips number 2, kailangan natin maglagay ng oil o galiin natin maglagay ng oil para less friction sa paggamit natin ng reel. Para paggamit natin, super smooth pa rin ang pag-casting. So, katulad nito, lagi kong nilagyan ng oil. Yung marirecommend ko sa inyo na oil is Singer oil. So, nakadepende na sa inyo kung anong klaseng oil ang gamitin natin. Pero huwag yung minula ha, yung pangprito, hindi yung pwede. So, dapat W40 or Singer oil. Pero sa akin, Singer oil kasi mura lang, affordable price. So, merong Singer oil, watch out kayo. May Singer oil dyan na fake. So, dapat bilhin nyo yung original. Yung doon tayo bibili sa legit store na
bibenta ng Singer Oil product na original. So yun guys, ang tips ko sa inyo at pag mag fishing tayo, ugaliin natin na kailangan na yung setup natin is bagay sa ating rig. So itong reel ito is 1000 series, yung kapares niya dito, yung katandem niya na rod is ultralight rod. So yung rod na ginagamit ko, mumurahin lang yun, Delicacy Pablos, so 602S, kahit mamumurahin yun. So matagal ko na yun nagagamit, so kapareho lang sila ng edad. 8 months ko na rin yun na ginagamit. So sa hindi pa nakapanood ng Pablos reviews, meron akong video noon, so i-explore nyo na lang ang channel ko. At tungkol dito sa reel na to, ang masasabi ko, super ang ganda. Hindi kayo magsisisi kung kayo ay bumili dito. Para sa mga baguhang anglers, ito ang marirecommend ko sa inyo, Shimano China 1000FG. So super solid ito. So ilagay ko na lang sa description box yung link kung saan ko ito nabili guys. At yun na, sa halaga itong 1,900 nabili ko to, kasama na yung shipping fee. At yun guys, hindi ito promotion sa company ng Shimano. Pinopromote ko ito para sa mga newbie anglers dyan na ayaw kong maligaw ng landas. So dapat kung kayo bibili ng reel, hindi naman sa mura or mamahalin ba ang gusto nyo, hindi ko nakadepende rin sa inyo, pero ito marirecommend ko sa inyo para sa mga baguhan dyan, kasi super smooth to, mas madali kayong matuto mag-fishing basta ito ang ginagamit natin mga reel. Kasi pag mabarato yung reel, so super cheap, so alam nyo na yung expectation nyo sa pagka-casting, hindi siya masyado kaganda. Ito super smooth, ito ang marirecommend ko sa mga newbie dyan. So yun guys, ang masasabi ko sa experience ko about ito sa reel na to. Honest review to guys, hindi kayo magsisisi kung kayo bibili nito. At guys, paki-subscribe na lang dyan at paki-hit ang notification bell para lagi kayong updated. At like and subscribe. At kung magpa-shoutout kayo, comment below na lang para magpa-shoutout ko kayo pa sa next video natin na upload. Yun guys, maraming salamat. God bless us all. Bye-bye.